Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa. Ako to, si Chang Ami. Hindi rin ganun kadaling magtiwala. Ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Hello, hello mga kaserbisyo! Magandang hapon! Ako to, si Chang Ami. Biyernes na po tayo, July 12, 2024. Kamusta naman po kayo? Naku, matatapos na tayo ng isang linggong trabaho. Job well done. Palakpakan para sa ating lahat. Wala bang applause dyan? O, paying applause dyan dahil talaga namang ano, ginalingan natin ng isang buong linggong ito ng pagtatrabaho. O, diba? Kinaya at fighting, sabi nga. And I'm sure marami po sa atin ang excited na for the weekend na makabanding ang inyong mga anak. Ako rin excited na dahil next week pala. Abay Sheila, nagulat ako. Pasukan na pala sa Monday, July 15, yung ilang mga private schools. Oh, pero ang ibang public schools yata, meron na din ba? Sa 29. O, ayan. Naku, back to school na. Mukhang unti-unti na talagang binabalik po sa dating school calendar. Para nga daw po talaga sa tag-init, medyo nakabakasyon na ang ating mga chikiting. Kaya naman po, yung mga suki nating mga kaserbisyo, dyan lamang po kayo. Ako nang bahala dito. Chill-chill lang kayo dyan. Relax kayo. Samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa programang Ako To, si Chang Ami, na handa pong makinig sa kung ano man ang pinagdaraanan mo nang walang panghuhusga. O, diba? Kaya napapakinggan po tayo ng live na live ng ating mga kaserbisyo sa radyo. 630 kHz po ha, sa AM band. Pagka dyan po kayo nakikinig, meron po kaming pabonus sa inyo. Merong music kayong mapapakinggan. Yes! Dahil pagka sa online, may copyright po. Alam nyo na, bawal. Kaya minsan masasarap pa rin talagang makinig sa radio. Pero hello, hello pa din at kaway-kaway sa ating mga kaserbisyo online sa ating pong Teleradyo YouTube channel at yung mga nakatutok naman sa kanilang mga cable. O, sa Prime TV, tayo po yung napapanood sa Sky Cable Channel 26 at kung ano man pong cable provider dyan sa inyong lugar. At yung may mga Digibox, good news, iriskan nyo lamang po yan. Mahahanap nyo po ang Teleradyo Serbisyo. And hello din at kamusta, mabuhay sa ating mga kaserbisyo worldwide sa TFC, sa The Filipino Channel, yung mga suki natin dyan. Abay, kamusta po ha? Yung iba sa oras na ito ay naghahapunan na, kaya magandang gabi. Doon naman po sa mga nag-aalmusal, ay good morning din. Ano ba ang breakfast natin dyan? At syempre sa mga nakatutok din sa I1TFC, hello, hello. Naku, yung aking kaibigan na si Hoho Serafica at ang kanyang mama always nakatutok sa atin every day. Tayo po'y magdadalawang linggo na dito sa ating bagong programa at bagong time slot. Kaya minsan ay pasensyahan nyo na ho pagka medyo may mga konting alam nyo na, mga hindi inaasahang mga bagay-bagay. Pero sa susunod na mga araw, mas gagalingan pa natin, syempre. Diba? O ayan, syempre po ay kung kayo po'y may kwento tungkol sa buhay, sa pag-ibig man yan, sa pamilya, abay, wag ho kayo mahihiyang magkwento at ipadala sa amin dito sa ating pong Teleradyo Viber number 0919278-3000 or pwede rin po kayong tumawag sa aming telepono na 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673.
At kung nais din nyo po maki-in sa ating usapan ngayong hapon, abay, mag-comment na po kayo sa ating chat box, sa ating YouTube channel, at sa ating pong Viber number, binanggit ko kanina. Pwede nyo rin po akong padala ng mensahe sa ating pong Twitter account or X. Hanapin nyo lamang po, Chang Ami P, kaya halika na at maki-in sa ating kwentuhan ngayong hapon. Let's be there for each other, sabi nga. At alam nyo na, pagka ganitong Biyernes, meron tayong Ako Ito, si Chang Ami Presents. Ang ating pong episode ngayong hapon, mapapakinggan po natin ang istorya ng isang misis na mayroong, naku, pakialamerang biyenan daw. Ang tanong niya, paano niya ba daw ito i-handle at hanggang saan siya dapat magpasensya rito? Yan po ang ating mapapakinggan sa ating pagbabalik. O, yung mga nakikinig po sa radyo, uy, eto meron po kaming kanta para sa inyo. Magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Bigyan daan po muna natin ang mga report ng ating mga kaserbisyo reporter, ambassador ng Germany at France. Nagpaabot na rin ng mensahe sa ikawalong anibersaryo ng 2016 arbitral victory ng Pilipinas. Nagbabalita at nagseserbisyo, Christian Yusores. Christian? Muling nanawagan ang Germany para sa mapayapang pagresolba ng issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea kasabay ng ikawalong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Iginiit ni German Ambassador to the Philippines Andreas Papornos na dapat iayon sa international law ang dialogo at kooperasyon ng mga bansa para sa kapayapaan sa rehiyon. Mahalagang dokumento anya ang 2016 Arbitral Award dahil pinagtibay nito ang papel ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang basihan para sa lahat ng kaso ng maritime claims o agawan ng teritoryo sa karagatan. Binigyang diin din ng Berlin na dapat kilalanin ng mga bansa ang karapatan, kalayaan at tungkulin ng bawat isa na kilalanin ang mga probisyon na kapaloob sa UNCLOS kaugnay ng malayang paglalayag at innocent passage. Nanawagan rin ang Germany na itigil ang anumang banta o paggamit ng pwersa na maaaring magpalala ng sitwasyon at iginit na handa silang tumulong sa mga bansa para makamit ang kapayapaan sa rehiyon. Sinabi naman ni French Ambassador Marie Fontanelle na handa silang tumulong para maitagulit ang mapayapa, bukas at inclusive na Indo-Pacific region kasama ang Pilipinas at iba pang bansa na kapareho ang pananaw sa issue. Nananatili rin anyang matatag ang ugnayan ng Pilipinas at Paris dahil parehong nagkakasundo sa pagpapahalaga ng demokrasya, rule of law at international law. Kaserbisyo mo sa Maynila, Christian Yosores para sa Teleradio Serbisyo at Radyo sa Isprenta. Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, mga empleyado po ng Philippine National Railway sa ilalim sa pagsasanay ng mga Japanese expert. Para saan naman kaya yan? Nagbabalita at nagseserbisyo si Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon. Magandang hapon, Chang Ami. Isang kasunduan nga ang pinirmahan ng PNR at International Department of East Japan Culture Foundation na layong ilunsad ang Japan Railway East Fellowship 2024. Sa ilalim nito ay nakatakdang magpadala ang Pilipinas ng mga empleyado ng PNR sa Japan para sumailalim sa mga serye ng pagsasanay. Layo nitong mahasa ang kakayahan ng PNR employees na makatutulong naman sa pamahalaan na makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko, lalo't isang PNR sa mga pangunahing public transport system sa bansa. Nagpasalamat naman ng PNR sa Japan sa kanilang suporta na mapaputi ang railway industry sa ating bansa. Umasa din ang PNR na mas marami pong partnership ang malikha sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kaserbisyo mo sa PNR, Pamela Vasquez para sa Teleradio Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Kaserbisyo Live Report! Report! Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa... Ako To, si Chang Ami. Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami at para po sa ating Ako To, si Chang Ami Presents ngayong hapon, hanggang saan nga ba ang kaya mong tiisin at kung alam mong bawat kilos mo na lang ay laging pupunahin? Paano mo nga ba tatapatin ang iyong biyenan sa iyong tunay na nararamdaman kung kapalit naman ito'y tsak na di pagkakaunawaan? Yan po ang katanungan na bibigyan natin ng kasagutan sa espesyal nating tampok
na kwento sa araw na ito. Dear Chang Ami, ako po ay si Betty, 34 years old at 10 years na po akong kasal sa asawa kong si Jake. At biniyayaan po kami ng dalawang bibong-bibong mga chikiting. Masasabi ko pong maswerte kami sa buhay dahil pareho kaming may stable na source of income. Si Jake ay isang branch manager sa isang bangko at ako naman ay kumikita sa pag-online selling. Napakaswerte ko sa buhay, Chang Ami, dahil tila ba nasa akin na ang lahat. Nako, ang haba talaga ng hair ng kumari kong ito. Biruin mo, tinatid pa ng asawa sa gala. Imbis na mag-lunch, napakaganda mo talaga, Mare. Hindi ka na ma-rich. Nako, kaya nga eh. Find the man na tataratuhin kanyang prinsesa. Mismo, Mare. Alam mo, ang swerte-swerte mo talaga. Blessed ka with two adorable kids, may asawa kang highly attentive, at sobrang caring pa sa'yo. Plus, manager pa talaga sa bangko ang nabing with mo. Iba ka talaga, girl. Don't forget, maring heaven, ha? May booming business pa tong si Betty sa pagtitinda niya ng mga thrifted tops online, no? Aba, oo nga, Rocky. Grabe na talaga siya. Naku, nagkataon lang talaga yun. Sinuwerte lang kaming mag-asawa. Ano pa bang mahihiling mo sa buhay, Betty? You've got it all now, oh. Parang perfect na talaga ang buhay mo, eh. Well, almost. Almost perfect na talaga. Ha? Huh? Hindi pa ba? Bakit naman? Naku. Alam ko na yan. Problemado yan sa pakailamera niyang bienan. Chang Ami, hindi po naiiba sa sitwasyon ng maraming mag-asawa ang kwento namin ni Jake. Bagamat swerte ako sa aking mister, sa aking mga anak, at pati na rin sa aming kabuhayan, tila minalas naman ako sa aking biyenan. Oh Betty, sana naman ba ang punta nyo? Bakit posturang-postura ka na naman ngayon? Uy, Ma. Bless po, Ma. Uy, anak, mag-bless kayo sa lola niyo, oh. Hi po, Lola. Bless po. Ay, God bless, Apo. Oh, saan na nga ba ang punta mo, Betty? Abay, dalagang-dalagang datingan mo, ha. Naka-shorts pa. May pa-lipstick-lipstick pa. Parang gigimi ka na agad. Eh, tanghaling tapat pa lang, oh. Ma, dyan lang naman po ako sa may malapit na grocery, kaya komportabling damit lang muna yung sinuot ko. Tsaka itong lipstick na suot ko, Ma, tinted lip balm lang naman po, para lang po hindi mag-dry yung lips ko. Nako! Kay daming arte na talaga ng henerasyon ngayon! May paganyang-ganyan pa! Ay sa amin nun, pagpapasok lang sa trabaho, nagli-lipstick. Sa bahay, hindi na, lalo na kung may asawa ka na. Nako, hindi mo naman kailangan yan. Pwera na lang kung ikay may pinagpapagandahan pa. Ma naman eh. Alam niyo naman pong kay Jake lang ako, di ba? Tsaka ma, yung pagpapaganda ko po ay para sa sarili ko lang. To feel confident with myself. Wala naman po sigurong masama dun, di ba? Ay, ewan ko na talaga sa inyo. Napakaraming arte. Ang daming kieme. Hoy, basta ikaw, Rosie. Apo, ha? Wag na wag mong gagayahin yung mama mo. Wag ka muna magli-lipstick. Tsaka iwasan mo yung pagsusot ng maiksing shorts. Hindi magandang tingnan. Okay po, Lola. Mama naman. Ay, sige na. Gumaya ka na at nang matapos na yung pag-grocery mo. Wala po ba kayong ipapabili? Wala. Sige na. Umalis ka na. Ma, don't forget ha, yung juice po namin ni Jasper, tsaka po yung ingredients sa favorite niyang adobo, okay? Naku, oo nga pala. Salamat sa pag-remind, anak ha. Munti ko nang makalimutan. You're welcome po, Mama. Ingat po. Bye-bye! Bye, Ma. Bye, Nak. Chang Ami, sadyang magkaiba po talaga kami ng pananaw at prinsipyo sa buhay ng aking biyenan. Conservative po at old school ang aking mother-in-law. Samantalang, mas free-spirited at less conservative naman po ako na
dahilan ng madalas naming hindi pagkakasundo. Kahit baliwalain ko ang madalas na matalim na pananalita niya, hindi ko pa rin po talaga maiwasang hindi masaktan sa kanyang pakikitungo sa akin. Kaya naman... Wow! Sarap naman ang amoy niyan, Han. Nagugutom na tuloy ako. Uy! Suplado naman ang chef na to. Focus na focus sa pagluluto eh. Uy! Miss! Cute ka sana. Kaso, suplada ka lang. Uy! Ano ba nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? O baka naman masama ang pakiramdam mo. Jake, alam ko naman matanda na si Mama eh. Mahirap na siyang pagsabihan. Pero kahit isang beses lang, hindi ba natin pwedeng kausapin ng maayos si Mama? Please? Bakit? Ano na naman ba nangyari? Hindi ko alam kung nagiging overly sensitive lang ako ha. Pero... nakakasakit na rin kasi sa tuwing nakikita niya akong nag-aayos. Pinag-iisipan niya akong may pinagpapagandahan akong ibang tao. O di kaya nag-feeling dalaga. O di naman kaya nagbabalak gumimik. Alam mo bang pinagsabihan pa niya si Rosie na wag daw akong gagayahin? Tama ba yun? Hindi ba parang foul naman sa akin yun, Jake? Han naman. Alam kong madalas talagang hindi magandang tabas ang dila ni Mama. Kahit sa amin nga ng kapatid kong si Grace eh. Ganon din yan magsalita sa amin. Pero sa tuwing pinagsasabihan niya kami, madalas ko nalang sinasabi sa sarili ko na baka ganon lang talaga. Yung alam mo na, yung pamamaraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal niya sa amin. So okay lang sa'yo na lagi nalang siyang ganyan? Habaan na lang natin ang pasensyahan. Mabait naman yan si Mami. Madalas lang talagang prangka magsalita. At saka... tindi na lang natin. Matanda na rin kasi siya eh. Mahirap na. Baka ma-stress pa siya at masamain niya yung mga sinasabi natin sa kanya. Alam ko naman yun. Pero... Hello, hello! Anong kaguluhan na to, my dear brother and sister-in-law? At napakaseryoso ng pinag-uusapan yung dalawa. Huy, Grace! Kailan ka pa bumalik ng Pinas, ha? Di ka malalagsabi, pauwi ka na. Nakakainis ka. Ito naman... kaya nga surprise eh. Para naman magulat ka. Oh, ito oh, chocolates tsaka mga sabon. Galing Canada lahat yan ha. Walang local dyan. Hindi ko kayo dinadaya. Yun nga lang, konti lang yan kasi medyo kapos sa budget eh. Ito naman. Kahit presensya mo lang dito, masayang-masaya na kami. Plus points lang kung may dala ka pang chocolates at sabon na hindi local. Galing Canada. Ay naku, nambola pa. Ewan ko talaga sa'yo. But sis, I miss you na talaga. Kaya umuwi na ako dito eh. Tsaka, may nakarating sa aking balita na inaapi ka na naman daw ng mudra ko simula nung umalas ako. Tama ba tong balitang nakarating sa akin, ha? Hindi naman sa pang-aapi, Grace. Pero, alam mo naman si Mama. Naku, wala nang pag-asa yun, Betty. Ganun na talaga yun forever. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na rin sa akin sa Canada na malayo-layo ka na rin sa mga Armalite na bibig ng mama ko. Teka muna. Grace, huwag mo nga kaming itulad sa'yo, okay? Walang maiiwan kay Mama eh. Walang magbabantay. Umalis ka na nga. Iniwan mo pa kami dito tapos ngayon sasama mo yung asawa ko. Isa ka pa, kuya. Itong konsentidor na to. Sabihan mo rin kasi si Mama, hindi yung puro ka intindi dyan. Hindi mo naman susumbatan eh. Papaalalahanan mo lang para di niya laging gawin. Ikaw kaya malagay sa sitwasyon ni Betty. Alam kong mahirap mapunta sa sitwasyon ni Betty, Grace. Pero mahirap rin yung posisyon ko ngayon. Intindihin niyo rin ako. Kailangan ko lang gumitna sa kanilang dalawa. Ay nako, ewan ko sa'yo kuya. Makalayas na nga. Saan na nga ba yung mga pamangkin ko, ha? Rosie! Jasper! Tita Grace is home! Ch-
Siyang Ami, naiintindihan ko naman po kung bakit mas pinipili na lang ni Jake na unawain ang kanyang nanay. Baka nga po ganito lang ang pamamaraan niya upang maipakita ang kanyang pagmamahal. Kailangan na rin po naming maghinay-hinay sa pagsagot kay Mama dahil nga po nagkakaedad na siya, kaya pinalalampas na lang namin ang kanyang mga pananalita. Wala na ba kaming nakalimutan? Damit, makeup, plastic cups, paper plates, plastic spoon and fork. Oo nga pala, yung sash ni Rosie. Teka, kunin ko nga. Ayan, okay na. Muntik pa talaga kitang makalimutan, ha? Ay, nako. Okay, so ano pa ba? Sino to? Teka, unknown number? Hello? Hello po, Ma'am Betty. Pasensya na po. Hindi makakarating ang food na order nyo. Wala pong magdi-deliver eh. Po? Ito po yung bin-order kong food, di ba? Yes po. Naku, baka naman may iba pa po tayong magagawang paraan. Pasensya po talaga. Naku, paano po kaya to? Last minute na rin po kasi. Sorry po talaga, ma'am. Alam ko na. Ako na lang po kukuha ng food sa inyo, kuya. Bibilisan ko na lang po ng daan dyan. Oh, Betty, handa ka na ba? Yung mga bata ba, handa na? Ay, halina kayo, gumayak na at nang makalisa tayo. Anong oras na, oh? Ma, sorry. Mauna na po kayo sa school. Nagkaroon kasi ng problema sa pag-deliver ng pagkain na in-order ko eh. Ako na lang sana mag-pick up para makarating pa rin yung food. Ha? Eh, paano yan? Ako lang ang mag-isang magdadala sa mga bata? Ay, may pasok si Jake ngayon, di ba? Naku, opo, ma. Nasa office pa po si Jake ngayon eh. Pero papunta naman na po sila Rocky at Heaven. Tutulong sila sa pag-makeup kay Rosie. Sige. Kung ganun eh, bilis-bilisan nila kamot nang malapit na rin mag-umpisa yung program ng mga bata. Opo, ma. Opo. Tinetext ko na rin po sila. Hello, everybody! We're here! Rocky and Heaven po at your service! OMG, you came! Siyempre naman, no, mapapalampas ba namin yung opportunity na makita yung inaanak kong si Rosie? Na rumampa on stage at maging muse? Siyempre hindi, no? True! Saka hindi kami papayag na lalaban ng pambato namin ng walang support system, no? May pa-banner pa nga kami, oh! Go, 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 Miss Friends! Sige na! Tama na yan! Umalis na tayo at malilate na nga po ko sa buwan ng wika performance nila! Buwan ng wika? Hindi ba United Nations ang sinalihan ni Rosie? Ayaw mo na lang. Baka nalito lang. O siya, sige na. Umalis na tayong lahat. Magpre-prepare pa kayo sa school, oh. Ma, pasuyo na lang po ako ng costume ni Rosie, ha? Nakaplansya na po yun at nakasampay sa may cabinet malapit sa kwarto niya. Pakidala na lang po, ma, ha? Alis na rin po ako para makuha ko na rin yung pagkain natin. Gina tayo, tara na. Bitbitin na natin lahat ng mga kailangan. Gora bells! Alright, let's go! Problema tayo.
Betty, bilisan mo pagpunta rito. Yung binan mo, nag-uuramintado na, oh. Sinisisiba naman kami. Pati mga event organizers. Pati advisors ni Rosie kung bakit maling costume yun na binitbit niya rito. Ha? Anong costume ba yung dinala niya? Di ba pang friends naman yung pinadala kong costume sa inyo? Aba! Mali ko sa inyo ng binan mo, friend. Yung ba yung pinlancha mo at sinampay sa kwarto ni Rosie? Oo, yun lang naman nilabas kong costume sa aparador eh. Ano bang dinala niya? Betty, hindi ko na talaga alam. Pero nagdala yun ng Filipiniano tong biyanan mo, oh. Talaga palang naniniwala siyang buwan ng wika yung event na pupuntahan natin ngayon. Seryoso ba? Eh, September na ngayon eh. Last month pa yung buwan ng wika. Ah, basta Betty, bilisan mo na pumunta rito. Nag-iiyak na yung anak mo dito, oh. Tsaka baka hindi na siya pakyatin ng stage. Kasi mali yung costume na suot-suot niya. Bilisan mo! Teka, may oras pa ba ako para kunin yung costume niya sa bahay? Sige na, daanan mo na dali. Okay, sige. Sandali lang ha. Paalis na ako. Bye. Asa na kaya sila? Tapos na kaya event? Betty! Uy, Heaven! Kamusta? Ano nangyari? Mama, bakit anak? Ano nangyari? Mama, hindi po ako naakyat sa stage. Mali po yung suot kong costume. Tahan na anak. Mama. Dinala na ni Mama yung costume mo. Pwede ka pa bang humabol? Hindi na daw po, Mama eh. Kinuha na lang po nila yung kaklase ko kasi may suot po siyang costume na pang France. Ganun ba? Opo. Ayan mo na anak, bawi na lang tayo next time, ha? Sige, kakausapin ko na lang muna yung teacher mo, okay? Asan ba si ma'am mo? Ayan na po siya, Mama. Oh, kasama si Lola at Ninang Rocky. Hello po, ma'am. Kayo po ba yung mother ni Rosie? Opo, teacher. Ako nga po. Pasensya na po kayo dun sa costume, ha? Hindi po kasi kami nagkaintindihan ng biyanan ko, eh. Teka! Anong hindi nagkaintindihan, Betty? Hindi mo naman kasi nilinaw sa akin na hindi pala buwan ng wika ngayon. Ayan, tuloy, ang dinala kong costume ng apo ko, Pilipinyana. Tsaka, isa pa, bakit hindi na lang ba pwedeng paakyatin na lang ng stage yung apo ko na Miss Philippines? Total yun din naman yung nadala naming costume, eh. Ma'am, ipinaliwanag ko na nga po sa inyo kanina na hindi nga po pwedeng mag-Miss Philippines pa si Rosie kasi may Miss Philippines na po sa ibang section. Magiging dalawa patuloy sila kung papayagan namin kayo. Paano? Ahayaan nyo na lang na umiyak yung bata? Nagpakahirap mag-ayos yan, no? Dala-dalawa pa yung nag-makeup dyan. Tapos hindi nyo na lang papayagan kahit umakyat man lang ng stage. Hindi pa kayo nakontento? Abay, pinalitan nyo pa siyang kaklase niya para maging representative ng section niya. Rules are rules po, nanay. Hindi naman po kami nagkulang sa pagsasabi sa parents ni Rosie na pang France na costume ang kailangan yung suotin eh. At saka po... Ay nako! Ewan ko sa school na to! Wala kayong konsiderasyon! Kawawa naman ang apo ko sa inyo! Hindi naman po sa ganun, nay. Pasensya na rin po kayo pero... Hindi. Yun po talaga ang patakaran. Hindi! Hindi okay yan sa akin! Sige na ma, okay na po yun. Mali rin naman po natin eh. Ay nako! Kung nilinaw mo kasi, ha? Nang maayos yung mga utos mo, Betty, eh di sana lumalaban na ngayon sa stage ang aking apo. Pero ma... Ay nako! Ayoko nang marinig yung paliwanag ninyong lahat. Gusto ko na lang umuwi. Umuwi na tayo! Nakakawalang gana itong event na to. Naku po ma'am, may kainan pa po tayo. Sayang naman po yung pagpunta nyo kung hindi pa po tayo magsasalo-salo. Ah, hindi na kami makikisalo sa inyo. Matapos ang ginawa ninyo sa apo ko, wag na lang. Halika na, Rosie. Tumahan ka na dyan. Aalis na tayo dito. Teka sandali. Tapos na agad yung program? Sayang naman, habol pa naman sana ako. Umuwi na kami ng maaga, Grace. Nagkaroon kasi ng problema sa costume ni Rosie. Ibang costume yung nadala. Eh, kasi naman sa susunod, lilinawin mong instructions mo, Betty, nang hindi nauulit yung mga ganito. Ay, nako, na-stress ako sa inyo. Oh, tapos na? Ang bilis naman. Hindi na kami tumuloy, Jake.
Ang daming palpak ngayong araw. Walang magde-deliver ng food, kaya kinuha ko pa yung pagkain. Mali yung costume na nadala. Filipiniana yung suot ng bata imbis na costume ng France. Lahat na. Lahat palpak, Jake. Kaya umuwi na lang kami. Eh kasi naman, hindi pinagpaplanuhang maigi yung mga ganyang bagay. Ayan tuloy, puro palpak. Kung hindi ka na lang umorder ng pagkain at nagluto na lang, eh di sana. Ma! Tama na, pwede ba? Pagod na ako. Okay? Puro ka paninisi sa akin. Hindi mo ba naisip na may mali rin talaga kayo sa part nyo? Hindi ba simple lang naman yung binilin ko sa inyo kanina? Kunin lang naman yung damit. Hinanda ko na sa kwarto ni Rosie. Paanong iba yung costume na nakuha mo kung yun lang naman yung nilabas ko? Sige nga! Aba! Aba, Jake! Binabastos ako ng asawa mo ah! Alap ka rin ah! Ginaganyan-ganyan mo na ako, Betty? Sinasagot-sagot mo na ako? Yan ba ang ehemplong gusto mong sundin ng mga anak mo? Manaman! Matagal na ako nagtitimbi sa'yo! At matagal ko na po kayong inuunawa! Pero hindi ko lang po talaga matanggap na mapapahiya yung buong pamilya natin sa school ni Rosie dahil lang sa simpleng pagkakamali sa costume. Hindi ko rin matanggap na imbis na nagsasaya tayo ngayon, nagsusumbatan tayo sa bahay. Imbis na mararanasan naman ni Rosie maging muse kahit man lang minsan ma, ngayon nandito siya sa bahay, umiiyak. Habang tayo mga matatanda dito, nag-aaway! Oy, ano? Ako ngayon ang sinisisi mo sa lahat ng bagay na ito, Betty? Ako lahat ang dahilan kung bakit nangyayari sa atin to? Oh, sige! Okay, fine! Ako na lang ang laging mali dito! Ako na lang laging dahilan kung bakit magulo dito! Sige, aakuin ko! Ako na kontrabida dito! At dahil yun lang din naman ang tinginin nyo sa akin dito, abay, mas mabuti na lang siguro umalis na rin ako. Mas okay na yon kesa naman pinagpipilitan ko pa yung sarili ko dito, di ba? Ma, hindi naman sa ganun. Hindi naman para umabot pa sa pag-alis mo dito sa bahay. Nagkaroon lang kayo ng konting hindi pagkakaintindihan ni Betty. Pero hindi naman ibig sabihin na ayaw ka na namin kasama dito. Please naman, ma. Wala nga alis. Wala na mga alis. Hindi. Ayoko na dito, Jake. Wala namang respeto sa akin ng mga tao dito eh. Kaya mas maigi na lang talaga. Umalis na lang ako. Chang Ami, yun po ang pinaka malalang pag-aaway namin ng biyenan ko. Simula po noon, hindi na po siya bumalik sa bahay namin kaya araw-araw na po akong pinakikiusapan ni Jake na humingi ng tawad sa kanyang ina para umuwi na siya ulit dito sa amin. Aaminin ko po, Chang Ami, kahit nakararamdam po ako ng galit sa aking puso dahil sa pag-alis ng biyenan ko, may parte po sa akin ngayon na natutuwa dahil nakakakilos na ako ng walang pamumuna at nakikialam sa akin. Hindi ko po alam kung tama ba ang nararamdaman ko at kung ano ba ang susunod kong gagawin. Sana po ay matulungan ninyo kong bigyan ng kalinawan ang aking sitwasyon. Maraming salamat po and more power sa inyong programa, Nagmamahal, Betty. Nais po muna naming bigyan ng pasasalamat ang mga gumanap sa ating drama ngayong hapon. Si Camille Postolero bilang si Betty at si Ken Apostol bilang si Jake. Si Bea Kadungan bilang si Grace at si Annika Ensho bilang si Rosie. Si JP Pasawa bilang si Rocky at si Jessica Luna bilang si Heaven. Joyce Mansay bilang teacher at si Binibining Amy Estareja bilang pakialamerang bienan.
Ito po sa panunulat ni Hannah Alcuazar, ang aming technical director na si Kuya Benji Gilab, at ang aming pong kalmado at napakagandang executive producer, wala pong iba kundi si Sheila Tubalinal. Palakpakan naman dyan. Ako guys, maraming salamat. Wala mong palakpakan sa aplos natin? Saan na ba yung aplos na yan? Ginalingan ang ating pong mga kasama sa production. Ito pong aming drama na pinresent ngayon, hapon, para po sa inyong lahat. At sa ating pagbabalik, bibigyan natin ng kasagutan ang mga problema ni Betty kasama si Coach Marife Garfin. Dito lamang po yan sa Ako To, si Chang Ami. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng mga mensahe sa ating chat box at kino-congratulate ang ating buong team for a job well done, sabi ni Rodel M. Odaiman. Parang MOR ang atake ngayon ha, oy. Nagustuhan niyo yung ating drama, sabi ni Maria Dulce Orate. Clap, clap, clap po. Ganun din, good afternoon kay Maria Rowena Ruiz at kay Manuel Ranola at ganun din kay Vina Hermohino. Ang galing daw. Uy, thank you. Napakagaling po ng aming mga staff. Talaga pong marami po ang nag-a-apply para po maging voice actor sa aming pong drama. Ano lang po yan? Ang budget lang po namin, pizza. Pero si Kuya Benj na aming pong engineer ay napakagaling ng boses din bilang delivery rider. Diba? At marami pa hong pambate dito sa ating chat box. Bibigyan natin ang daan yan maya-maya. Pero makakausap na po natin via Zoom si Coach Marife Garfield. Isa po siyang life coach mula sa Life Coach Philippines. Coach Marife, magandang hapon at welcome sa ating programa na Ako To, si Chang Ami. Hello, magandang hapon po, Chang Ami, no? At maraming salamat for having me here dito po sa programa ninyo. Yes, oo nga. It's good to see you again, Coach. Naku, itong problema natin ni Betty, marami rin ang nasa ganitong sitwasyon na talagang medyo hindi maganda ang kanilang relationship sa kanilang MIL or mother-in-law. Narinig niyo naman po yung ating drama, no? Yes, totoo, Chang Ami, no? Very realistic yung drama talaga. Lalo na dito sa Philippine setting. Yes. No? Talagang maririnig mo to at parang like marami siguro kung gagawa ka ngayon ng magko-comment diyan, marami siguro magsasabi ng hashtag connect o hashtag relate, no? Yes, totoo 'yan, Coach. So ito very classic kasi itong nangyayari dito sa yung drama kanina, no, very classic in real life because kung makikita po ninyo yung hindi po kasi tayo masyadong defined in terms of like pag nag-aasawa no yung anak, no, ano yung role supposed to be, alam ng in-laws ano yung role nila. Uh-oh. At paano yung mag-asawa tatayo on their own. Yes. Sa atin po kasi di ba extended, so definitely pag may edad, hindi ko alam kung ano yung edad nung mother-in-law, no, ni Betty. Hindi ko alam kung matanda na ba siya or nasa, you know, around, hindi ko alam yung age, no, but which na may factor naman din, no, kung bakit nakapisan siya. But ang intindi ko dyan, Chang Ami, is that sila yung may-ari ng bahay kasi yung umalis yung mother-in-law, right? Yes, oo. So si nanay ngayon ay nakapisan. Ang ano ko dyan, Chang Ami, ang anak niya ay yung lalaki. Ayan, so, yung doon siya yung nakatira, oo, doon sa anak na lalaki. Prior to sa pag-aasawa, no, ang tanong ko lang dyan is, ano kaya yung napag-usapan nila na magiging boundaries, no, o magiging Ayon. Rules, no? Mm-hmm. Kasi magkaiba po talaga yung dynamics ng mother-in-law at saka ni Betty. Yung asawa pwedeng makapag-adjust kasi mula nung maliit pa siya, yan na kasi yung nanay niya. Oo, pero parang si sabi Betty, nga nung kapatid, tanggap na nila na ganoon si na si Betty, nanay. It's a different story kasi yung si Betty, no? Papasok siya yung pumasok, pero ang intindi ko sila sa kanila yung bahay. So, ang tanong ko lang diyan, Chang Ami, ano yung napag-usapan nilang mag-asawa in terms of paano i-deal yung mother-in-law kung ganun yung attitude? Ano yung gagawin nila? Ano yung mga parameters na dapat tingnan din yung nung husband? Kasi alam mo ang ano ko diyan is yung bata. Kasi yung bata, yung anak, no, yung siya yung nakaka-experience ng ganoong
environment within the family, no? Yeah, yung environment. Nakaka-trauma kasi yan sa bata na yung mga mahal niya sa buhay nag-aaway-away. So, very classic kasi si nanay dyan eh. Meron kaming tinatawag dyan na drama triangle, no? Na pag may ganyan mga problema, yung salarin. Sabihin na natin yung salarin ay either naging prosecutor siya. Yung sabi, ikaw kasi hindi mo ko sinabihan. Hindi mo ako briefing kanina na yun pala yung dadali, hindi ka klaro sa prosecutor. Ikaw may kasalanan. Tapos meron naman po tayong sinasabi na aalis na lang ako, yung pa-victim effect. No? Ako kasi, ako na lang aalis, pa-victim effect po yan. No? So, ayan, yung drama triangle, mangyayari po yan hanggang hindi po na-resolve po nilang mag-asawa, ano ba talaga yung kanilang rules and ano yung mga boundaries na dapat nilang iset in terms sa relationship with the mother-in-law. So, unang-una, coach, talaga, dapat maging klaro yung pag-uusap ni Jake at ni Betty bilang mag-asawa sa kung paano nila tamang pwedeng i-handle si mother-in-law. Kasi syempre, nanay pa rin naman ni Jake yun, hindi ba? Kaya ang tanong nga niya, hindi ko alam po kung tama ba yung nararamdaman niya. Kasi ngayon, parang umalis na si mother doon, umalis na si Bienan. Part of her natutuwa daw na wala na si mother-in-law. Pero syempre, meron ding pakiramdam na parang nagdurugo yung kanyang puso din na gusto man niya, pero di ba parang masakit din na wala doon si mother-in-law para nga din sa asawa niya. So parang ang feeling ni Betty ay nasa gitna siya, torn na torn siya. Yeah. Ang emotion naman ni Betty is valid, no? Lahat po ng emotion naramdaman mo yan yung pakiramdam, that is valid, no? Hindi mo pwedeng sabihin di dapat ganyan yung pakiramdam mo. Kasi kung titingnan mo po yung backgrounder nung nangyari, no, matagal din namang si Betty nagtiis. Matagal din siyang nag-try mag-adjust, no, doon sa situation, doon sa mother-in-law. Tapos inipon niya yun, and then all of a sudden ito na may nangyaring ganito, at talagang alam ko mararamdaman niya yung freedom, no, na makakakilos na siya kasi ang experience niya kahit anong gawin niya merong pwedeng i-comment yung kanyang mother-in-law. So, you know, the kung yun yung pakiramdam ni Betty, yun po ay kailangan natin irespeto, no? Na yun yung pakiramdam niya. Ngayon, in terms of naawa siya, no, most probably, sabi ko, baka, saan napunta si nanay? Kung napunta si nanay sa isang kamag-anak na okay naman yung relasyon niya doon, mo okay yung pakiramdam niya doon, then hindi naman siguro nakakatakot noon na nandun si nanay. Oo. No. Ang point lang kung baka naman kasi baka nagpagalagala na si nanay, pero ang pag-uusapan natin sila dalawa, kumusta si nanay? Yes. So parang ang tinatanong ni Betty siguro din, coach, is okay lang ba na mag-reach out siya at makapag-usap sila para ma-settle din itong nangyaring away na ito na nagkagulo sila dun sa eskwelahan, para din makita nung anak ni Betty na yung kanyang apo ni Lola, para makita din na yun, alam mo, yung kahit papaano pipilitin nating mag-ayos, magkaroon ng kapayapaan sa bahay at sa relasyon ng bawat isa sa kanila. Supposed to be, Chiang Ame, yung pag-uusap na yan, supposed to be dapat nauna yan, no? Dapat nauna na pag-usapan bago nagkaroon ng ganito. But, sabi nga natin, nangyari na yung nangyari. So, kung ano yung makakapag-palubag, magkakalma kay Betty, kung para sa kanya is, I'm ready now to have a conversation doon sa mother-in-law. Kailangan i-ready niya yung sarili niya. Oo, i-ready niya yung sarili niya kasi baka lumabas lahat ng imbis na maganda yung pag-uusap, yung tono nila, baka naman hindi pa din siya. I-ready niya yung sarili niya, ikalma niya yung sarili niya, tapos silang mag-asawa, they have to come to an agreement, no? Ano yung pwede nilang sabihin kay nanay para din pag kung babalik man si nanay, alam na din ni nanay ano yung boundary niya. Kasi babalik din sila sa cycle niyan kung walang pag-uusapan, wala silang isiset, no? Kasi ang mangyayari, okay na lang kasi nasaktan, sige, mag-a-adjust na ulit, tapos mag-aaway na naman. Parang babalik lang din sa dating, dapat si nanay alam niya, dapat malaman niya ano yung pakiramdam ni Betty, dapat alam din ni Betty paano yung input ni nanay, no? Para din makuha niya. Kasi ang alam ko dito, pakikinig ko kanina, Chiang Ami, hindi talaga sila nag-usap ng walang emosyon, no? Yung palang hindi sila objective, lahat may galit, may Yeah. Ang husband, no, si yung Jake. Anak,
Kailangan po talaga tumayo as a husband kasi ang immediate family mo to, no, ang importante dito yung immediate family, yung asawa mo, no, importante po yan, no, kasi hindi din naman maganda sa bata yung kayo din na mag-asawa nag-aaway dahil sa nanay, at hindi din naman maganda yung na, but ang tatay kasi, yung husband, yung anak ni nanay, yung asawa ni Betty, has to stand up as the leader of the family, na ano, paano niya ito i-resolve, no, paano pwede niyang masabi sa nanay niya, kasi pamilya niya itong nasasaktan, no, yung kanyang asawa at anak, which is okay. First and foremost, yun na yung responsibility niya ngayon, eh, yun yung number one responsibility niya mula po nang mag-asawa siya. Ayun, ako, maraming salamat, coach, sa advice na binigay niyo sa ating kaserbisyo ngayong hapon. Thank you again, and sana maimbitahan namin kayo ulit, ha, Coach Marife? Sige po, tsaka kami, thank you. Thank you, and God bless you. Happy weekend. Ako, ayan, ha, sana kahit papano nakatulong tayo sa ating kaserbisyo na si Betty. Tapos na naman po ang ating programa. Medyo bitin, kaya sana po samahan ninyo kami ulit sa Monday, 3 to 4pm dito po sa programang Ako To, si Chang Ami. At susunod na ang headline sa hapon with Sir Tony Velasquez. Bye! Happy weekend! God bless you all! Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa Ako To, si Chang Ami. Ito po. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.